guys, welcome back to my YouTube channel. In this vlog, pag-usapan natin yung mga dapat nyong dalhin o yung mga documents na dapat nyong ihanda at dalhin sa araw ng appointment nyo sa VFS. So, depende guys kung ano yung klaseng appointment nyo. Merong visa appointment, merong passport appointment sa pag-re-renew ng visa, tumatanggap din po ang VFS ng visa renewal, and yung biometric appointment. Kasi guys, ang daming nagtatanong sa akin nito sa vlog ko, like, ate, ano po yung mga dapat kong dalhin on the day of my appointment? Mostly yung mga first timer mag-apply ng visa through VFS. So, unahin natin guys yung visa appointment. Ito yung nag-a-apply ng tourist visa, visit visa, long-term visa, work visa, regardless kung saan kayo pupunta kasi parehas lang guys yung document na dadalhin nyo. So for this, you need to bring your confirmation, yung appointment confirmation nyo guys. So wag na wag nyo yan kakalimutan kasi without that paper, hindi ka po papapasukin sa loob ng VFS. So ito yung isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat meron ka. So ini-email sa'yo yan ng VFS once you've done your appointment online. So, ipiprint mo yan guys sa A4 bond paper dadalhin sa'yo. You also need to bring valid ID. Ayan, any valid ID guys. Driver license, PRC ID, public valid ID like SSS. Dadalhin lang natin guys yung acceptable sa any establishment. You have your appointment confirmation, valid ID. Guys, 75 pesos additional para sa locker. Magre-rent ka ng locker kasi doon mo ilalagay yung mga gamit mo once nandun ka na sa counter for your visa appointment or doon sa pag-check ng mga documents mo. So, yung mga unnecessary things na dala-dala mo like water, like notebook, or payong, pagkain, ilalagay mo yun lahat guys sa locker. So, hindi yun allowed ipasok doon sa pinaka-room ng VFS application center. So, kailangan mo ng 75 pesos pang rent mo ng locker. Before guys, 50 pesos lang siya, but I heard this time 75 pesos na. The next non-documents na dadalhin mo is all documents. Lahat ng documents guys na kailangan mong ipasa sa embassy. Lahat yun guys, dadalhin mo po 3 copy each of your documents. So, what are those documents? So, uulitin ko na naman to guys ha. So, watch my vlog guys because I have done all of this vlog for you para successful yung visa application mo. So, for your visa application, you need to have your passport, application form, visa application form, ID photo, travel health insurance, invitation letter, affidavit of support, proof of accommodation, bank certificate, kung estudyante ka, certificate of enrollment, proof of relationship, basta guys, lahat ng documents na meron ka na ipapasa mo sa embassy, dadalhin mo yan. Wala kang iiwan sa mga yan. Mostly guys, naka-folder yan, di ba? Ayan, pero huwag niyong bubutasan na. Nakalagay sa isang folder. Ano siya, naka-arrange na siya. Ipapacheck mo na lang doon sa papasahan mo ng mga document mo. Kasi guys, ginawa ko tong vlog na to kasi meron akong subscriber na nagkamali kasi akala niya guys sa araw ng appointment hindi niya pa dadalhin yung mga documents niya. So for ang dinala niya lang yung appointment confirmation together with the passport. So pag ganun po hindi yun pwede, makakapasok ka, but then again hindi ka pwede mag-apply ng visa kasi wala kang documents na dala. So, sayang yung bayad mo kasi guys, unrefundable po ang
bayad sa VFS. Kasi pa nag-online appointment tayo, online pa lang, nagbabayad na tayo ng 1,150. So, pa nagkamali ka during your appointment date, hindi yan sa'yo i-refund ng VFS. So, ulit ka na naman ng application. So, sayang ang pera. At doon sa mga magbabiometric, the same lang po. So, kailangan natin ng appointment confirmation or yung tinatawag nila na appointment letter, valid ID para papasukin tayo ng guard, ito check it ng guard, 75 pesos for the locker, nagbiometric ako. May allergy yung kamay ko. So, hindi siya, yung mga fingerprint ko, hindi siya nababasa. So, 2 times ako guys, nag-fingerprint. Kasi yung isa ayaw talaga guys. Kasi namamalat talaga yung kamay ko. So, pag namamalat guys yung kamay mo, sa biometric, hindi siya tatanggapin na ang system kasi kailangan malinaw yung fingerprint. So, pag ikaw po ay may allergy sa sabon na naging dahilan ng mga pagbabakbak mo tiyan, sa mga daliri. So, guys, kailangan mo po ng medical certificate na ikaw ay may allergy nga sa finger. Ayan. So, yung 3rd visa ko guys, doon ako nagkaroon ng allergy. So, hindi talaga siya guys nababasa. So, kailangan ko magpasa ng medical certificate na meron akong allergy which is dahilan na hindi nababasa yung aking fingerprint. Kasi nagiging problema ko yung aking fingerprint kasi nalagay ng aking allergy dito. So, ayun yung isa ko pang i-advise guys. Yung finger allergy. Ayan kasi once naman na hindi yan tinanggap, for example, tinanggap ng BFS, nag-biometric ka, akala mo okay na, akala ng VFS okay na. Once na pinasa ng VFS yung data mo sa embassy, kasi lahat ng data na kinuha sa'yo ng VFS, ipo-forward nila yan sa embassy. Pag hindi yan okay sa embassy, guys, magkakaroon ka ng second appointment. So, sometimes sa VFS again, or sometimes sa mismong embassy na. So, kung malayo yung pinanggalingan mo, so it cost a lot of money. Kasi yung iba galing pang provincia, pupunta lang ng Manila for visa application. Anything guys na makakasabal sa visa application mo, you need to have certain certificate. So, kung hindi mabasa biometric mo, wala ka dyan fingerprint kasi namamalat, you need to have your medical certificate na talagang may fingerprint ka para tanggapin ng embassy yung visa application mo. Kasi guys, lalo na doon sa mga first timer. No biometric, no visa. Napaka-importante po ng ating biometric for security. And lastly guys, huwag kakalimutan magdala ng pera. So, depende na yun guys sa embassy or sa bansa na pupuntahan nyo. Nakadepende na doon yung tinatawag na visa fee. So, every country guys, iba-iba ng amount ng visa fee. Sa Germany guys, because I have traveled for how many times going to Germany, ang visa fee nila is about 4,500 pesos. Sa iba guys na country, hindi ko masyadong alam, but if you have idea kung magkano yun guys, exact amount po yung dadalhin natin kung ayaw natin magkaroon ng problema or dumabas pa ng counter para lang magpabariya. Nangyayari yan guys, na kailangan mo magantay ng napakatagal kasi walang bariya. So, meron din guys, walang cash, hindi nagdala ng cash kasi gusto niya card siya magbabayad. Yung sinaswap lang, iba credit card, debit card. Sometimes guys, ang system ng bangko is nagda-down. So, pag down ang system ng bangko and exactly that is your visa application, then sayang. Ayan, lalabas ka pa ng building just withdraw. So, it always nice to have your
money or to have cash with you. Guys, by the way, bawal magdala ng phone inside of VFS counter. Iiwan mo yan, guys, sa locker. Kasi ayaw nila na nag-video ka, ayaw nila na nag-take ka ng photo. Case of emergency, gagawulin ka na, guys. And take note, pag nag-emergency ka, pag hindi inabot yung appointment time mo, for example, yung appointment time mo is 9 a.m., 9 a.m. nandun ka nga sa VFS, tapos bigla mong nakalimutan lang wala yung affidavit of support ko. Guys, pag ganun na may naiiwan kang documents kasi unprepared ka, magkakaroon ka ng VIP time which cost 2,000 pesos additional. So, ganun kamahal guys ang VFS. So, before pa kayo pumunta ng BFS, ready your document. Avoid those kind of situation na may mga nakakalimutan kang documents. Guys, once na nag-apply ka ng visa sa BFS, at the day mismo, dinadala na yan nila mismo sa embassy. For example, nag-apply ka ng 9 a.m., bago pa mag 5 a.m., dinadala yan ng VFS mismo sa embassy. Idine-deliver na nila yan. Guys, kung may mga kulang ka, whatever you have, kung ano yung pinasa mo, yun lang din ang iti-check ng embassy. And those missing documents, yun pa yung magiging dahilan kung bakit madi-denied yung visa mo. Yung hindi ka bibigyan ng visa because those missing documents. So, yun lang guys. And I hope nakatulong ulit yung video ko sa inyo. Kung may tanong kayo guys, comment nyo lang dyan sa comment section. And kung hindi pa kayo guys nakapag-subscribe, subscribe kayo sa aking YouTube channel para ma-notify kayo if I have new video about visa application, traveling, and anything guys that is informative. So guys, thank you for watching again and see you in my next vlog.